there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Ang video nito ay para sa mga taong 40 years old pataas na nagpaplano magsimulang magbuhat sa gym. Huwag niyong ikahiya. Sa kabila ng inyong edad, ay ngayon niyo pa lang naisipang gawin ito. Hindi pa huli ang lahat, mga kaprakti. Ang totoo niyan, kahit 40 years old na kayo, pwede pa rin kayong magkamasel at mapaganda ang inyong pangangatawan. Kaya tawagin niyo na ang mga airpads niyo, uncle o kaibigan na 40 years old pataas, dahil para sa kanila ang palabas na ito. Una, hanggat maaari ay magpakonsulta muna kayo sa doktor kung pwede ba kayong gumawa ng ganitong klase ng exercise upang makatiyak kayo ng inyong kaligtasan. Lalo na yung mga may history ng sakit sa puso. Pero kung sa tingin nyo naman ay matikas pa rin kayo at kayang-kaya ang pag-workout, aba, tara at simulan na natin. Kabisaduhin muna ang mga gamit sa gym. Lahat ng gym ay may instructor at tuturuan nila kayo ng mga basics at kung paano gamitin ang mga gym equipments. Gumawa muna ng 2 sets at 8 to 10 reps sa bawat exercise. Magaan na weights muna ang gawin habang inaaral ang mga proper form ng bawat exercise. Paglipas ng ilang araw o linggo, kung saan kabisado nyo na ang bawat galawan, tsaka nyo dagdagan ng bigat. Gawin na rin dito ang 3 sets at 8 to 12 reps. Pagkatapos nyong malagpasan ang stage na super beginner, magsimula muna kayo sa ganitong program. Mapapansin sa program na tinitrain natin ang bawat muscle group ng 2 beses kada linggo. Hindi rin natin ginagawang magkasunod na araw ang bawat muscle group. Ito ay upang magkaroon ng sapat na muscle recovery. At dahil 40 years old pataas na tayo, sapat na ang 4 na beses na pagbubuhat kada linggo. Laging iprioridad ang mga big muscles gaya ng chest, back, at legs. At sa mga small muscles naman, laging unahing gawin ang shoulder. Isunod ang triceps at biceps. Narito naman ang mga exercises na pwede niyong sundin para sa inyong pinakaunang workout program. Paglipas ng ilang buwan, sigurado matadagdagan na ang inyong lakas. At dahil dyan, pwede na kayong gumawa ng sarili nyong program. Pwede nyo ring dagdagan ang araw ng pag-workout nyo kada linggo. O di kaya naman ay dagdagan ng isa pang exercise kada muscle group. Halimbawa, nung beginner ka pa lang, 2 exercise lang ang ginagawa mo sa chest. Ngayon, pwede mo nang gawing 3 exercise. Ibig sabihin nito, habang tumatagal ka sa pagbubuhat, nagle-level up din yung workout program mo. Pero paalala lang, tayo nagkakaedad na, hindi ganon kabilis ma-develop ang ating katawan. Dala marahil ng pagbagal ng ating metabolism at unti-unting pagbaba ng ating testosterone level. Subalit, magkaganon man, kahit matagal o mabagal ang paglaki ng ating muscle, may resulta ka pa rin makikita. Ika nga, small progress is still a progress. Ito ang pinakamahalaga sa lahat sa pagpapalaki ng muscle, ang muscle recovery. Mula sa pagbubuhat, kailangan makarecover ng ating muscle
para ito ay lumaki. Isa na dito ang pagkain ng sapat na protein, carbohydrates at fats. Upang makumpleto ang muscle recovery mo, kailangan mong matulog ng hindi bababa sa 7 oras kada araw. Mas mahabang tulog, mas mabilis din ang recovery. Naway magbigay ito ng inspirasyon para sa mga taong 40 years old pataas na nagbabalak mag-workout sa gym. Gaganda na ang katawan nyo, magiging healthy pa kayo. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! Across the galaxies.